Mga kwentong pambata. Ang sakim na magagatas. Noong araw, sa isang maliit na bayan, naninirahan si Henry at ang kanyang asawang si Gloria. Isang magagatas si Henry. Nagmamay-ari ang mag-asawang ito ng kamalig ng baka. Inaalaga ng mabuti ng mag-asawa ang kanilang mga baka. Pinapakain nila ito ng mga damo at pinalulusog. Dahil dito, maganda ang kalidad ng mga gatas na nakukuha ng mag-asawa sa mga alaga nila. Kay Henry lamang namimili ng gatas ang mga tao sa bayan. Maayos ang kita at maganda ang pamumuhay ni na Henry at Gloria. Ngunit ganun paman, hindi pa rin masaya si Henry. Matagal na niyang pinapangarap na bumili ng malaking bahay at mga mamahaling damit. May nakita akong malaking bahay doon sa labas ng bayan natin. Bilhin na kaya natin yun. Bumili na rin tayo ng mamahaling kotse at kumuha na rin tayo ng mga utusan at katulong. Magsusuot tayo ng pinakamamahaling mga damit at siguradong kaiinggitan tayo ng ating mahihirap na kababayan. Wala kang patutunguhan sa kasakiman mo. Kumikita na tayo ng sapat, maging masaya at makontento ka na. Paano ka naman magiging masaya sa maliit na bahay? At ang kamalig ng baka? Hindi ko na matiis ang amoy ng mga bakang yun. Pero ito ang kabuhayan natin. Magbabago na yan! Itaga mo sa bato! Balang araw, ako ang magiging pinakamayaman dito sa bayan natin. Bawat araw, habang nagtitinda si Henry ng gatas, pinupuri siya ng mga taong bayan. Henry, talagang napakasarap at masustansya ng gatas na to. Malamang na inaalaga mo mabuti ang mga alaga mong baka. Oo naman, ganun na nga. Hindi na yun magtatagal pa. Kapag yumaman na ako, ibebenta ko na ang lahat ng baka namin. Hindi ko gusto ang amoy nila sa aking pamamahay. Pero ang mga bakang iyon ang kabuhayan ninyo. Hindi ka na ba dapat magreklamo pa sa trabaho mo? Ito ang bumubuhay sa iyo. Ako nga, itlog lang ang tinitinda ko. Hindi naman kagandahan ang amoy sa trabaho ko, pero hindi naman ako nagre-reklamo. Itong trabaho ko. Ganun talaga. Baka nga naman hanggang tagatinda ka lang ng itlog. Pero ako, nakatadhana sa malalaking bagay. Ang mamili ng mamahaling mga bagay at mamahaling mga damit. Hindi makabubuti ang kasakiman mo, kaibigan. Kung maintindihan mo ang sinasabi ko sa iyo, mas mabuti. Nagsasayang lang ako ng oras dito. Binabati kita at maging maunlad sana ang pinagmamalaki mong kabuhayan. Paalam! Ay! Nagmamadaling kumita si Henry ng mas marami pang salapi. Madalas niyang iniisip kung sa anong paraan siya madali ang yayaman. Ito na ba? Kakunti lang ito. Paano ba ako makabenta ng mas maraming gatas? May iba pa sigurong paraan. Malulusog lahat ng baka namin. Hindi na nila kaya pang damihan ng gatas. At saka, maliit lamang ang bayan ito. Kahit na makakuha ako ng mas maraming gatas, kanino ko naman bebenta? Teka, pwede kong bentahan ng mga katabing bayan. Maraming mga pamilya doon. Pero kailangan ko pang bumili ng isa pang baka. At sa ngayon, hindi pa sapat ang aking pera para doon. Hindi. Kailangan kong makahanap ng paraan. Bibili ako ng mas malaking bahay. Tingnan natin. Wala akong sapat na pera para bumili ng bagong baka. Pero kailangan kong paramihin ang ititinda kong gatas. Paano ko gagawin yun? Habang naglalakad siya, napadaan siya sa isang ilog. At dahil punong-puno na siya ng kasakiman, nakaisip ng ideya si Henry. Paano kung haluan ko ng konting tubig ang gatas? Sa ganon, hindi ko na kailangan bumili ng bagong baka. At kasabay nito, makakapagtinda na ako ng gatas sa karatig bayan. Magandang ideya nga ito. Walang sino mang makakapansin kung ahaluan ko ng konting tubig ang gatas. At ito nga ang ginawa ni Henry. Nang sumunod na araw, sinimula ni Henry na punuin ang mga bote ng gatas. Pero ngayon, kalahati lang ng bote ang inilagay niya. Tumaan siya sa ilog at pinununo ng tubig ang mga ito. Noong araw na yon, katulad pa rin ng dati, masayang bumili pa ang taong bayan sa kanya at nagbayad pa rin sa kanya ng tapat. Dahil sa dinagdag niyang tubig, marami pang gatas ang natira kay Henry na binenta naman niya sa karatig bayan.
noong gabing yun, masayang-masaya si Henry. Ang galing! Kung ipagpapatuloy ko ito, magiging mayaman rin ako agad-agad. Tama nga siya! Makalipas ng ilang araw, tuluyan ngang yumaman si Henry. Bumili siya ng kotse at pinagawa ng mas malaki ang bahay nila. Nasanay siyang nagdaragdag ng tubig sa tinda niyang gatas na hindi na niya naisip bumili ng bagong baka uli. Habang dumarami na ang nangangailangan ng gatas, ganun din ang tubig na pinupuno niya. Nagpatuloy nga ito ng ilang linggo, ngunit napapansin na ng taong bayan. Naging bali-balita sa bayan ang tungkol sa matubig na gatas. Sa kagustuhang malaman ang totoo, nagkatipon sa labas ng bahay ni Henry ang ilan niyang mga kababayan. Anong problema? Henry, mayroon kaming mga reklamo sa tinda mong gatas. Abay, lasa itong tubig! Ano? Ang lakas ng loob niyong sabihin yan! Nagbabayad kami sa gatas, hindi tubig. Hindi mo na kami maluloko pa. Wala naman nagbago ha. Hindi niyo lang napapahalagaan ang aking kabutihan. Nagsisikap ako dito. Bumili na lang kayo sa iba kung hindi niyo gusto yung tinda ko. Hindi ko kayo kailangan. Marami pa naman ibang tao sa mga karatig bayan natin ang may gusto sa tinda kong gatas. Nagmadaling bumalik sa bahay si Henry at ibinagsak ang pagsara ng pinto. Nagulat ang taong bayan sa masamang ugali ni Henry. Mayroong hindi tama dito. Tama ka. Kailangan nating malaman yun. Napagplanuhan nilang alamin ang katotohanan. Kinaumagahan, tulad ng dati, pumunta si Henry sa ilog. Binuksan ang mga lagayan at pinuno ang mga ito ng tubig. Ngunit hindi niya alam na binabantayan na pala siya. Ang lakas ng loob niya! Hindi ito tama! Ganito pala siya lalong lumayaman. Pareho pa rin ang dami ng kanyang baka. Pero nakapagtatakang mas marami ang tinitinda niyang gatas dito sa atin. Naintindihan na ng taong bayan ang lahat at napagdesisyonan nilang turuan ng leksyon ang sakim na magagatas. Kinabukasan, namili ng mani sa palengke si Gloria. Kinagabihan, nang makauwi na si Henry galing sa trabaho, umupo na sila para kumain. Ha? Ano ito? Nagluto ka ba ng bato, ha? Bato? Hindi! Mani ang mga yan! Hindi ito mani. Hindi ako makapaniwala. Binentahan ka sa palengke ng mani na hinaluan ng bato? Aba, ang lakas ng loob niya. Pupunta ako sa pamilihan bukas. Nang gabing yun, natulog ng gutom ang mag-asawang Henry at Gloria. Kinaumagahan, galit na galit na pinuntahan ni Henry ang tindero. Anong binenta mo sa amin? Hindi kami nagbayad para sa bato, nagbayad kami para sa mani. Bumili ka sa iba kung hindi mo nagustuhan ang paninda ko. Hindi kita kailangan. Galit na umuwi si Henry. Ilang saglit pa, bumalik siya sa palengke para bumili ng isang dosenang itlog. At sinubukang biyakin ang mga ito. Lalaman niyang 10 sa 12 nabili niya ay mga bato. Kumulo ang dugo niya sa galit. At ano tong binenta mo sa akin? Bumili ako ng itlog, hindi ng bato! Kapareho lang ito na nagbayad kami para sa gatas, hindi sa tubig. Bumili ka na lang sa iba kung hindi mo nagustuhan ang tinda ko. Hindi kita kailangan. Galit na naglakad paalis si Henry. Kinabukasan, bumili si Henry ng sedang damit, ngunit nang pauwi na siya, nagsimulang umulan. Kumupa sa ulan ang lahat ng kulay ng kanyang damit. Nang makarating siya sa bahay, lalaman niyang hindi pala gawa sa seda ang damit niya, kundi sa saluyot. Nagpatuloy ito ng ilang araw. Sa bawat oras na may bilhin si Henry, ibang bagay naman ang maiuuwi niya. Pagod na ako sa ganito. Bakit ba hindi tayo binibetahan ng tama? Niloloko nila tayo! Hindi ito tama! Okupado masyado si Henry kakaisip lamang ng kanyang sarili at sa kasakiman niya. Ni hindi niya naisip na pareho lamang ang kanyang ginawa sa iba. Nang tumagal, nagre-reklamo na rin ang mga karatig bayan. Hindi naglaon. Tumigil din lahat sa pagbili ng gatas mula kay Henry. Ngayong wala na siyang perang panggastos. Nagsimula na si Henry na ibenta ang mga gamit niya mula sa kinita niya. Muling naghirap ang magagatas. Kakaunti na lamang
ang mga bakang natira sa kanya. Kaunti na lang ang mabebentahan niya. Ngayon, natuto ka na ba sa mga ginawa mo? Ang kasakiman mo ang dahilan kung bakit tayo naghirap. Kung ipinagpatuloy mo ang tamang pagtinda ng gatas tulad ng dati, makakabili na sana tayo ng mas malaking bahay at mamahaling mga damit. Kinailangan mo lang namang maging mapagpasensya at masikap sa pagtatrabaho. Oo, tama ka nga, Gloria. Pinakinggan sana kita. Hindi lang pera ang nawala sa akin. Nawala rin ang respeto sa akin at tiwala ng mga tao. Ipinagpatuloy ni Henry ang pagtitinda ng gatas at pag-aalaga ng kanyang mga baka. Nalaman na niya na hindi mabuti ang maging sakim. Natuto na siya ng leksyon. Mula sa araw na yun, hindi na niya hinaluan ng tubig ang gatas at naging masaya na sa trabahong mayroon siya.